ini-interview na ho namin siya. We never expected na darating si Vice Mayor Isko Moreno. They were in the middle of the interview. So napakinggan natin lahat yung nando. Kaya sabi nga, the tape will speak for itself. Dagdag pa ni Madrazo, bago pa man daw makapanayam ng DZXL si Mendoza, nakamonitor na ito sa telebisyon na nasa loob ng tourist bus. Ang nakapagpagalit daw talaga sa hostage taker ay ang pagdampot ng mga pulis sa kapatid nitong si SPO2 Gregorio Mendoza. Ginaganyan mo yan, mga kapatid ko. Wala namang kinalaman yan. Eto pag hindi nila binago yan. Tutuloyan ko na ang mga dito na sa loob. Tutuloyan ko na to. Pero handa naman daw silang makipagtulungan sa investigasyon ng otoridad. Yung inere namin, that's open to the public. Kung may masaktan, kung merong gustong gawin kami scapegoat, kung merong gusto niyang sirain kami dahil nakasira kami, ingit lang yun. Dindo Flora, News 5. Noon ang tensyon ng huling araw ng burol ng hostage taker na si dating police captain Rolando Mendoza. Umalma kasi ang kanyang pamilya nang ipatanggal ng munisipyo ng Tanawan, Batangas ang bandila ng Pilipinas sa ibabaw ng kabaong niya. Live si Zay Finiza gamit ang News 5 Live Pack. Zay! Cheryl, dagsana ang mga taong nakikiramay dito sa labi ni Captain Rolando Mendoza. Ngayon kasi ang huling gabi ng kanyang burol, subalit ang taimtim sanang lamay ay nabalit ng tensyon kanina. Ganito na lang ang pagpalag ng pamilya Mendoza nang tanggalin ang kinatawan ng munisipyo sa Tanawan ang watawat na nakalatag sa ibabaw ng kabaong ng hostage taker na si Rolando Mendoza. Katwira ng kanyang anak at asawa, maraming taon ang ginugol ni Mendoza sa serbisyo, kaya dapat lang bigyang pugay ito. Hindi nga ako mag-remove. Hindi nga ako. Duda ng pamilya Mendoza, ang miyembro ng Hong Kong media na dumalaw sa burol, ang may pakana kung kaya naiutos ng gobyerno na tanggalin ang watawat, bagay na itinanggi ng mamamahayag. Paliwanag pa ng pamilya, hindi naman sila ang naglagay ng watawat sa kabaong, kundi ang munisipyo. Humingi naman ng tawad ang kapatid ni Mendoza na si Gregorio sa pamilya ng Hong Kong victims. Di raw ugali ng kanyang kapatid ang manakit. Nagkataon lang daw na masyado nang sumama ang loob nito matapos matanggal sa serbisyo. Humingi kami ng kapatawaran, 10 ng aming mga kamag-anak na sa lubos na pagpapatawad at pasensya. Tumalaw din sa huling araw ang ilang batchmate ni Mendoza sa serbisyo. Hindi raw nila inakalang magagawa nito ang ganitong gulo. Hindi naman siya magiging official at hindi siya makakakuha ng maraming award kung hindi niya mahal ang ano. Naingit niya kami sa kanya dahil sa dami ng award niya. Bukas ng alas 2 ng kahapon, magkakaroon ng misa sa Tanawan Church ang pamilya ni Mendoza bago ito ihatid sa kanyang huling hantungan. Yan muna ang huling update dito sa Batangas. Paolo, Cheryl. Maraming salamat, Zay Finiza, live gamit ang News 5 Live Pack. Ilang residente ng Hong Kong ang hindi mapigilang maglabas ng galit dahil sa pagkamatay ng 8 nilang kababayan sa hostage taking sa Luneta noong Lunes. Ang embahada nga ng Pilipinas sa Hong Kong binaha ng mga maaanghang na mensahe na may kasama pang pagbabanta. Ina Zara, ikwento mo. Kung ang ibang taga-Hong Kong sarali inilabas ang galit sa nangyaring hostage taking sa Maynila, ang iba naman sa telepono na ng Embahada ng Pilipinas dumidiretso. Matapos ang hostage crisis sa Luneta, napuno na raw ng hate messages na tulad nito ang answering machine ng embahada. Hey, leave Hong Kong now. I don't want to see all of you anymore. Ang ilang mensahe may halo pang pagbabanta. All the Philippines in Hong Kong, your country, your people, your government, your president. You are bad race. You are bad national. I want to kill you, everybody in Hong Kong. It's more positive. Isang text message pa nga ang natanggap ng isang taga-embahada kung saan pinag-iingat ang mga Pinoy. Sagot naman ng RP Labor Attaché sa Hong Kong na si Romy Salud. I cleared this up with our Consul General and said that is a black propaganda. Parang people are creating animosity and that's very para pinag-aaway ang dalawa. Wala-walang ganun.
Pero ang Chinese naman na si Li Chengyan, wala raw galit sa mga Pilipino. Ang hindi raw niya matanggap ay ang tila pambabastos ng mga Pinoy sa kanyang namatay na kababayan. Kumakalat kasi sa mga social networking site gaya ng Facebook ang mga larawang ito kung saan ginawang background ang hinijack na Hong Thai bus, kasama pa sa mga nakiposing ang mismong pulis at miyembro ng SWAT. It's not respect. It's not polite. I think, I feel very angry. Okay. Sa gitna ng mga negatibong reaksyon, tuloy naman ang pagluluksa ng mga taga-Hong Kong. 18 book of condolence na tulad nito naman ang pinakalat sa iba't ibang lugar dito sa Hong Kong para ang hindi daw nila nasabi sa mga nasawing kasamahan, dito na lamang nila idaraan. Halos mapuno ang book of condolence dito sa Leighton Hall. Marami sa mga bumibisita, hindi naman personal na kilala ang 8 taga-Hong Kong na namatay sa hostage crisis. Pero lahat sila may handog na mensahe. Marami rin ang nag-alay pa ng mga bulaklak. Mula dito sa Hong Kong, Ina Zara, News 5. Matapos ang hostage crisis noong Lunes, 2 Chinese nationals na recipient ng prestigyosong Ramon Magsaysay Awards ang nagdesisyong huwag sumipot para tanggapin ang parangal sa Martes. Ang entrepreneur na si Fu Kiping, nauna na raw nag-confirm pero nagpasabi kagabi na hindi na raw makakapunta sa awarding, habang ang Chinese environmentalist naman na si Pan Hue hindi nag-abiso sa mga organizer. Tanging ang newspaper photographer na si Wo Daishan ang nakarating sa bansa. Samantala, hindi pa rin makaalis papuntang Hong Kong ang Philippine delegation na inatasang magpaliwanag sa nangyaring hostage taking noong Lunes. Ang problema kasi, full report ang gustong mabasa ng mga opisyal sa Hong Kong bago bigyan ng schedule ang pagbisita ng nasabing delegasyon. Narito ang report ni Marlene Alcaide. Ito by tear gas. Simula na mangyari ang hostage drama noong Lunes, wala raw mintis ang tawag ng mga Hong Kong official sa Department of Foreign Affairs para i-follow up ang ginagawang investigasyon sa nangyaring hostage crisis. Ito raw kasi ang importante sa mga Chino na madala sa kanila ng delegasyon ng palasyo na inatasa ang pumunta sa Hong Kong. Dito sa kasong ito, dahil nagkaroon nga ng isang malaking insidente noong Lunes, mas madalas pa kaysa normal. Ang intention ay tapusin kaagad ito at makagawa ng report sa mas madaling panahon. Si Vice President Jejomar Binay ang mamumuno sa ipapadalang delegasyon ng Malacanang para magpaliwanag sa trahedya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakakakuha ng schedule ang Department of Foreign Affairs dahil wala pa ang report. Nag-iintay tayo nung pecha na pwede tayong matanggap. Gusto rin nila, pag magkita-kita sa isang meeting, dala-dala na yung final report. So, intayin na rin natin yung final report. Pinapamadali na nga raw ni Binay ang investigasyon ng PNP. Pero aminado siyang hindi ito magiging madali. Gagawin niyo sa forensics, hindi naman pwedeng dali-dali ang trabaho na. Makakasama ni Binay sa delegasyon si Presidential Spokesman Edwin Lacerda at Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo. Isa rin sa misyon ng delegasyon ay personal na maipabot kina Chinese President Hu Jintao at Hong Kong Chief Executive Donald Chang ang mensahe mula kay Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa hostage taking. Tumanggi si Binay na sabihin kung ano ito, pero umaasa siya na sa dadalhing full report ng PNP, matutuldukan na ang tensyon sa pagitan ng mga Pilipino at Chino. Ipinagtanggol din ni Binay ang Pangulo sa mga batikos dahil sa kinahantungan ng hostage taking. Ginagawa naman daw ng administrasyon ang lahat para maitama ang mga pagkakamali. Marlene Alcaide, News 5. Sa ibang balita naman, nasa state of calamity ngayon ang Navotas City, bunsod ng sulog na tumupok sa 500 bahay doon kagabi. Patuloy naman pagdating ng tulong sa mga nasunugang residente. Nasa Navotas Sports Complex ngayon si Romel Lopez gamit ang News 5 Live Pack. Romel!